welcome back to Jusina! Ito ang ating second episode na ating Jusina. Yun na nga. Sabali guys, magluto tayo ngayon ng nilagang bata. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya luto yun. Yung version ko lang po na nilagang bata. So ito po ang ating mga ingredients. So yun guys, so ito yung mga ingredients na kakailangan natin. Siyempre, number one natin kailangan ay ang pata. Ayan, pata. Sibuyas. Yung red onion na ang gagamitin natin. So ito, ang baby corn. So dahil wala akong patatas, baby corn na lang ang gagamitin ko. Then, gamit tayo ng nori cubes, pepper, seasoning, salt, garbage, and then pechay. So yun lang guys, bali simple lang naman ang mga ingredients natin at hindi komplikado. So paano na yung, kung ano yung meron sa ref ninyo, tignan nyo lang, baka meron kayo mag-bread, pwede nyo naman yan eh. Na gawin para sa inyong nilaga. So yun guys, napakita ko na sa inyo yung procedure kung paano siya gawin. So guys, well, the first step natin is, ayan. So, nag-init na kami ng water ako kanina. Ang ako lalagay na is, why may itong pata muna. So, lagay na natin siya. So, hugasan nyo lang siya maigi guys. Para make sure na malinis. Ayan. So, taktan muna natin ng konti. So, pakukunin natin siya siguro mga 30 minutes. Tapos guys, hintayin natin na medyo umat yung mga yung parang mga bula. Ganaalisin natin yun kasi yung lances. Hindi natin pwede sa amin sa pagluluto natin. So guys, magalito ako ulit. Pagkakunin natin, patakunin na ating pata. So yun po, so ngayon kumukulo na siya, ayan, para siya, paalisin natin yung mga ano na yan, ayan kasi yung lansay niya yun. So kailangan alisin natin siya, dahil dumi siya nung pork, yung mga dumi-dumi yan. So kaya kailangan aalisin natin siya para, ayan, nakikita niyo guys, huwag isasama yun sa pagluluto niyo itong mga yan, kasi dirty siya. Malansa, sabi nga nila malansa daw. So ayan. So next na ilalagay natin ay ang ating sibuyas. Yan, tapos isasama na natin siyang pakuluin yung ating pata. So pakuluin na natin siya ng another 30 minutes. So ayan guys, welcome back. So ito kumukulo na siya. So ngayon, pwede na natin ilagay ang ating mga pampalasa na kakailangan. Kasi bukod sa malasa naman yung pata, lalo pag kulong-kulong siya. Siyempre, no, kailangan pa rin natin siya lagyan ng mga pampalasa. Siyempre, unang-una guys, lagyan natin ang ating nori cubes. Pork, kasi pork ang ating gamit. So, lagyan lang natin. Epic yan. Saluin lang natin. Then yung pepper, pwede kayo gumamit ng buong kamintay, pamintang buo, or pwede dalawa lang kami pamintang buo. So guys, ito na lang yung drog. So yung mga paminta dyan, alam nyo na, kaya kayong kasama sa lulutuin. The next is ang ating salt. So pwede kayo gumamit, bukod sa salt, pwede kayo kung gusto nyo gumamit ng patis. So nasa sa inyo yan, so wala na kasi kami patis. Yung patis na natitira dyan, kaya nang gagamitin namin para sa aming sabusawan. Salt. Siyempre ang seasoning. Pasalunin lang natin siya. Yan. Tapos takpan natin ulit. Tapos pakukulin natin siya ulit ng another 15 minutes. Okay guys, so babalik po kami after 15 minutes. So bali guys, ito po ang kumukulo na siya ulit. So bubuksan na natin siya. Ayan. Kulang dito lang kayo guys, ang bango niya, maamoy niya, talagang mabango siya. So yung mga friends ko dyan na nakakakilala sa akin, mga kaibigan ko, mga dahil ko, pa-teammates, na nag-i-miss nila yung luto ko, so maglaway kayo. So kailangan natin magkita-kita ulit para matikman yung aking luto, alam niya. So guys, ilalagay na natin syempre yung ating mga gulay. So ayan, unahin ko itong corn. So, lalagay ko lang siya. Yan. Tapos yung repolyo.
At saka yung pechay. Sin po, na, so nalagyan na natin lahat ng gulay natin. Pwede kayong ano ha guys, huwag nyong gayahin yung ginawa ko na baby corn. Kasi wala lang kaming patatas sa ref, kaya ito na lang yung ginamit ko. Pandagdag lang din siya sa gulay, tsaka sayang naman kung magugulok na lang sa ref. So gamit i-experiment na natin siya, try natin kung pwede siya sa ano. So daw lang naman lasa yun, parang patatas lang din naman. So tatakpan natin siya guys, papakuloy natin siya ng mga 5 minutes. Hanggang medyo maano yung gulay natin ng vegetable. So, hahanguin natin mamaya after 5 minutes yung vegetable natin kasi para hindi siya ma-overcook. So, ayun. Guys, kumukulo na siya. Ayan, ang bango-bango na. Kung nandito lang talaga kayo, pwede ko pakain sa inyo lahat to. So, ayan, kumukulo na ang ating nilagang pata. So, pwede na natin hanguin yung vegetable natin, guys, para hindi siya ma-overcook. Kasi ang pangit pag sobrang lamog ang vegetable, nawala ang sustansya, sabi nga nila, di ba? So, kaya kailangan hindi siya masyado dapat na lutong-lutong. Yung sakto lang, ayan. Hanguin natin siya muna. Magpapahinga muna itong mga pechay natin. Saan yung mga pechay ngayon? Pagod na pagod dyan eh. Ano ngayon? Mga pechay dyan, alam nyo na, masyadong napapagod. So, kaya kailangan ko yung pahinga din. Hindi pahinga din. Okay. So, ayan. Pati repolyo hanguin natin, guys. Para mamaya pag kumain tayo, alam niyo yung ano, yung may crunchiness. Para hindi lang puro malambot yung nakakain natin. So, kailangan medyo meron din siyang crunchy-crunchy na konti. Guys, ang sarap na ito, promise. So, marami pa tayong mga episode na gagawin para sa ating Jusina. Jusina! Ganun dapat na pagbabago na lang. So, ayan. So, ayan, nahango na natin lahat ng ating gulay. Gulay, hango na lahat. So, dapat i-set aside muna natin siya. Tapos, siyempre, tatakpan natin uli ang ating pata for a while. Titikman pa lang muna natin. So, tikman natin kung tama na yung alat niya. Oh my God, perfect na to. Huwag masyado maalat guys kasi gumawa ako ng napakasarap na sausawan. Alam mo din perfect sa mga nilaga eh. Dapat lang doon karamansi para kasi para may asim, may hangang, may alat. So, eto na. Kaya okay lang kayo, hindi masyado maalat to. Kasi sasawasawa na tayo, babawi. So, papakuloy natin siya guys after an hour. Pero syempre, sisimmer lang natin siya. Mahinang apoy lang dapat para lumambot yung pata. Kasi kailangan malambot eh. Alam naman natin lahat, ang pata ay hindi siya agad malambot pagkatulog natin. Kailangan talaga yung pinalalambot pa. So medyo matagal talaga siya maproseso yung pagluluto ng nilagang pata, yung dabaka, ganun din. So kaya guys, after an hour, babalik po kami pagka malambot na, mapanataksan niyo pag malambot na. Tutusok na siya ng tiyo. Bye! I'm back! Ayan guys, nagbabalik. So bali, ayan. O diba, ayan. Ganyan lang guys, dapat yung tubo niya. Simmer lang. So mahina lang. So ayan, ang sarap niya. Pwede na to guys, lutuo naman na siya, so bali, plating na natin, thank you ba, plating na natin siya, so gagamit tayo yung dito lang, yung malalim na alang bowl. So syempre, muna maglalagay muna tayo ng isang, parain ko na ako, isang pata yan, oh my God, it's delicious. Tapos maglagay tayo ng ating pechay. Tapos syempre, repolyo. At ang ating corn.
Tapos, syempre, ang sabaw. Then, ito na ang ating finished product, ating nilagang patang. So guys, sana nagustuhan ninyo. So, kung may mga comment kayo na gusto mong ipadudas sa akin, gusto nyo makita kung paano ko siya tutuin, so comment down below lang po. Then please, like, share, and subscribe po sa aking YouTube channel na Jusina. So yun guys, see you guys with sa ating next videos. Bye! Mm-hmm.